And it's time for shout out. Maraming salamat guys. Pag-subscribe. Thank you po Miss Winnie Salgado. Thank you for Trinidad TV. To Lay, to Brenda. Thank you guys. Kay Miss Josefina Gabuat. Thank you Miss Alma May Tamless. And sa papa ko. Thank you! Hi! Welcome to Ate May's Vlog. And once again, ano na naman ang pag-uusapin natin within this day? Meron na naman kinuha si Ate May nyo na something. Ganito naman palagi. Kung may nakukuhang something, kailangan talaga i-vlog. Well, kumuha si Ate May ng loyalty card. Pag-ibig, loyalty card. So, pag-usapan natin. Usapan naman natin kung paano kumuha ng loyalty card. Well, kami kasi, pumunta kami sa nearest branch ng pag-ibig dito, which is yung Kamuning pag-ibig branch. First day namin, mga tanghali na mga 11 siguro or 10. Sabi sa amin ng guard, hindi na daw sila mag-a-allowed na magbibigay ng number kasi may certain numbers of person lang or people na i-allowed nilang pumasok sa loob. Kaya, they advise us na bumalik the next day ng maaga, ng mas maaga. But before we leave, humingi na kami ng pag-ibig form, good for loyalty card application, at health declaration. So, pagdating namin sa bahay, nag-fill out na kami noon para the next day tuloy-tuloy na, and dinala na rin namin yung requirements namin, which is the PSA birth certificate at saka yung valid ID. Well, may purpose naman pala talaga yun, pag-usapan natin mamaya. And then bumalik kami the next day ng maaga, before 6 a.m. nandun na kami, and nakakuha ako ng number, which is number 29, so may mas maaga pa po sa amin. Then, naghintay na lang kami ng time na magtatawag po sila ng number doon. Mga 8 o'clock sakto, nagtawag na sila ng number from 1 until 29 sa akin. Hindi ko na alam yung mga sumunod sa akin, pero kasi alam ko may mga natawag pang iba. And then, nag-proceed kami sa third floor. Binigay namin yung form namin. Sinulatan nila kung ano number namin together with the requirements. Inattach nila lahat yun. And then, we wait for a couple of minutes until they called us na may mga concern. Like sa akin ha, may concern kasi sa akin. Later na yun, hindi naman ganun kayo. And then, pagkatapos nun, natawagin yung name at wala namang other concern, proceed na sa second floor para sa photo capturing at saka sa yung sinasabi nilang attendance, but basically yun yung pagre-release nila ng loyalty card. And then kapag nakakuha ka na o na-release na nila sa'yo yung loyalty card mo, later on may marireceive ka naman text ng pinaka account number. Sinesend po nila yun sa inyo. And afterwards, pwede na kayong umalis. No need na mag-online pa. Sa nangyari kasi sa amin, na mag-walk-in lang kami. At in-entertain naman kami. Yun nga lang kasi, kung ano yung advice ng mas nakakaalam ng procedure. Talagang, wala namang masama kung susundin mo, di ba? Kaya, napaka-smooth lang that time. Yun lang, kailangan nila yung copy ng resibo ng binayarang kong 3 months na contribution. Isira yung Xerox machine nila. Kaya, kumana pa ako sa labas. Which is, kailangan ko pang umakyat ng mataas na footbridge para makapunta sa kapila. Makapagpa-Xerox lang. And eventually, nung nandun na ako, kumain naman na nasa Xerox. Diba? I'm so sad. Pero, syempre, ganun talaga ang life. Pero, okay naman. Napaka-smooth naman. So, nandun kami ng before 6. Nakalabas kami ng before 3. Yung partner ko tapos na ng maaga. Ako lang talaga ang inintay niya dahil nga sa kung ano nung ginawa sa pinaka information ko at nag-change ako ng status.
Well, guys, kung sino yung may mga gustong pumunta ng Pag-ibig at mayroong mga concern, napakadali lang. Punta lang po kayo sa pinaka-branch po nila. Mas maaga, mas maganda. At least, hindi kayo maaantala when it comes sa kailangan pa bang ano magbigay ng number kung baka hindi na sila mag-allowed. At least, kung mas maaga, mas mataas ang opportunity na makapasok pa. Well, sana nakatulong ako at sana meron kayong nakuhang information sa akin. Salamat!